welcome back to my channel again. My name is Mary Jane Manuel. At kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe sa akin YouTube channel, mag-subscribe ka na. In today's video, guys, ilalabas ko lang yung sama ng loob ko dahil pangalawang beses na ito na na-cancel yung flight ko. Nung una, nung July 3, na-cancel siya dun sa Qatar Airways. And ngayon, ang flight ko na naman ngayon is September 3. September 3 na naman yung flight ko. Sana, na-cancel ulit siya. Nung isang araw, tumawag yung PAL sa, ano, sa amo ko, anak ng amo ko. Kinancel nila yung flight ko. So, sinasabi nila na i-rebook. Ang nearest date na naman daw is October 19. So, more than kulang-kulang 2 months na naman yung hihintayin ko para makauwi ako or makapag-exit ako kung hindi na naman siya makancel. So, nakaka-disappoint. Ayun, mga ka-charger. Diba dati, nasa Qatar yung, ano ko, flight ko sana is sa Qatar. Sa yung airways ko, yung plane ko, yung sakay ko is Qatar Airways. So, sabi ko, sir, baka hindi maganda yung Qatar Airways. Sabi ko, ilipat mo na lang ako sa PAL. At least dun sa PAL, dire-diretso ako. At baka dun sa PAL, makauwi na ako. Sad to say na ganun pa rin, na-cancel pa rin yung aking flight, mga ka-charger. Ang ano ko lang sa PAL, bakit kasi kumukuha kayo ng ano, kasi sa ano sa Qatar Airways, ano, naunawaan ko 'yun kasi naban sila, 'di ba? Naban yung UAE. So, naintindihan ko 'yun. Pero yung sa PAL, hindi ko maintindihan. Tapos sabi nga ng amo ko, ask them what is the reason why your flight is canceled. So, ano, 'yun yung ano ko, 'yun yung hinanakit ko sa PAL kasi bakit sila tanggap ng pera kung alam nila na yung flight nila hindi kaya kung ang gawin sana nila kung hindi pa po napapalipad lahat huwag muna silang tatanggap ano yon tanggap kayo ng tanggap ng pera mga tagapal pal talaga ano tanggap kayo ng tanggap ng pera alam nyo na hindi pa kayang magpalipad lahat. Alam nyo, makakancel yung date na yon. Dapat, wala ba kayong schedule? Hindi nyo ba pinapag-aralan? Wala ba kayong analytic para anuhin yan? Tanggap kayo ng tanggap ng pera, ng bayad ng mga taong gustong umuwi, yung mga nagbubuk. Bakit kayo tanggap ng pera? Alam nyo naman, sa sarili nyo, na hindi nyo pala kayang paliparin lahat. Dapat, dapat alam nyo, kung ilang tao yung tatanggapin nyo sa isang buwan, hindi kayo tanggap ng bayad. Pabook kayo ng pabook, hindi nyo naman kayang paalisin. Ano yun, pinapaasa nyo lang kami. Of course guys, ano, kahapon, desperado na ako. Kasi gusto ko nang makauwi. Desperado na akong umuwi. So tumawag ako sa Gulf Air na naman ng PAL. Sabi, ma'am, meron po kaming flight sa August 29, every end of the month pala sila nagpapalipad yung sa Gulf Air. So, tumawag ako sa kanila. Sabi ko, sige, magkano ba? Kasi desperado na akong umuwi in case na yung 5,600 na binayad nung anak ng amo ko dun sa ticket ko. Kung kunyari, mas mahal dun, dadagdagan ko na lang para makauwi ako. Sabi niya, 5,700, ma'am. So, sabi ko, okay, saan ba kayo? Sabi ko, meron ba dito flight dito sa Dammam? Sabi niya, no, ma'am, dito lang po kami sa Riyadh tsaka sa Jeddah. Sabi ko, wala po ba dito sa Dammam? Sabi niya, wala po, ma'am, eh, sorry. So, yun, nawala na naman ako ng pag-asa. So, ngayon, sinasabi na, may nagsasabi sa akin na lipat na lang daw ako, hanap na lang daw ako, huwag na lang daw sa PAL kasi yung sa PAL daw, hindi talaga daw sure kung makakauwi ka. Pero alam nyo, may tiwala ako kasi airplane yan ng Pilipinas. Taga Pilipinas yan. So, may tiwala ako. Diba, tangkilikin ang sariling atin. Kaya nga pinalipat ko eh. Kaya nga pinalipat ko Qatar Airways into PAL. Para, ano, kasi may tiwala ako. Kasi nung last year na umuwi ako, nung last na bakasyon ko, PAL din. Gusto ko yun kasi diretso siya. Hindi na ako na mag-stop over. Eh, ang nangyayari ngayon,
kung hindi po kayo sure sa date na mga yan na binibigay nyo sa mga taong nagbubuk sa inyo, huwag nyo nang ibigay yung date na yan. Kasi pinapaasa nyo lang yung tao eh. Distress na nga kaming mga OFW, distress na gusto na naming umuwi sa aming mga pamilya. Tapos, may stress pa kami sa kakakancel ng flight mga ka-charchar. Ano ba naman yan? Bakit hindi nyo pagtunan ng pansin? Bakit naiintindihan namin yung cancel ng cancel? Cancel, yung isang beses lang na-cancel, okay na yun eh. Pero yung pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, Diyos ko Lord, may stress ka. Hindi ka nga stress sa mga amo mo kasi pinayagan ka na. Alam nyo kung ano, ilang taon ako nagpaalam sa kanila. Ang tagal-tagal ko nang nagpapaalam sa mga amo ko mga ka-charger, hindi ako pinapayagang umuwi. Hindi ako pinapayagan ng mga amo kong umuwi. Ngayon, na napapayag ko sila na umuwi. Ngayon napapayag ko sila kung uuwi na ako. Sorry po. Ngayon napapayag ko na silang uuwi ako. Ngayon naman, nagka-cancel-cancel yung flight ko. Mamaya, sasabihin nila, huwag ka na lang munang umuwi kasi laging cancel yung flight mo. Walang flight. Close yung airport. Yun yung nakakasama ng loob. Kasi ang tagal-tagal ko na pong nagpapaalam sa mga ko, hindi po nila ako pinapayagang umuwi. Ngayong pinayagan nila akong umuwi. Wala namang flight mga ka-charger. Wala namang, lagi naman akong cancel. Pangalawa na ito eh. Ang iniisip ko, irerebook na naman ng amo ko. Sabi niya, near date is October 19. Mamaya October 19. Cancel na naman mga ka-charger. Cancel na naman. Mamaya hindi na nila ako pauwiin. Mamaya sasabihin nila, next year na lang ako uuwi. Uwi na po ako mga ka-charger kasi napapagod ako dun sa alaga kong matanda. Hindi katulad ng dati. Na okay yung matanda, may kakampi ako dito, wala. 2 months na ako nagpabayad ng taxi para makapagpadala. Ayan mga charchar, sana po yung sapal. Ayusin nyo naman yung biyahe. Huwag yung puro cancel. Distress na kami dito sa bahay na pinagtatrabahuan namin. Stress pa kami sa paghihintay ng kung kailan kami makakalipad, makakaalis dito. Stress pa kami kung kailan kami magkakaroon ng flight. Gusto na nga nila kaming pauwiin eh. Mamaya, sasabihin na naman nila na sasabihin nilang next year ka na lang umuwi. Alam mo guys, anong sabi nila sa akin? Next year yung sabi ng dalaga sa akin. Kaya yun yung iniisip ko, nakakabigat ng dibdib ko. Parang ayaw ko na magtrabaho. Sabi niya, Jane, why don't you go next year? Alam niyo yung anak ko, sinasabi nung anak ko, Mama, pag sa birthday ko, nandito ka na ba? Ang dami-dami kong plano guys na nasira dahil dito sa cancel. Ayan, yung baka sabihin nyo po na nagsisinungaling po ako, yung pinag-anuhan ng amo ko, yung pinag-book niya, kung saan siya nag-book dito sa Alcobar, sa Almusafer siya nagpa-book. Then, yung flight number ko, A107-221-296-1000. Yung airline ko, reference airline ko is KXHCH1. Yung sakay ko, PR5683. Ayan po yung yung flight ko sana na hindi natuloy. Ayusin nyo naman guys, dun sa PAL, parang awa nyo na po, gustong-gusto na namin umuwi. Distress na po kami dito. Dadagdagan nyo pa po ng i-stressin nyo pa kami, maghihintay kami ng kung kailan kami gusto nyong paliparin. Bakit ganon? Huwag kayong kuha ng pera kung may magpapabook sa inyo, kung hindi nyo naman sure yung lipad na yon. Kung sure nyo yung date na yon na makakaalis yung tao, so then kunin nyo yung kunin nyo yung bayad. Huwag kayong kuha ng bayad, nagmumukhang pera na kayo mga tagapal. Kasi kuha kayo ng pera ng bayad eh. Kuha ko yung kuha ng pera eh. Gusto nyo lang magkaroon ng pera. Pero yung mga taong naghihintay, kaka-cancel sa flight.
nagmumukhang pera na kayo, nakakahiya kayo. Kasi yung mga ano, yung mga amo namin, iniisip ano bang nangyayari sa ano bang nangyayari? Ano bang nangyayari sa country mo? Ano bang nangyayari? Bakit ano 'yan? Sarili mo nang sarili niyo nang plane niyan, naka-cancel pa rin kayo, sabi nung amo ko. Sabi niya nung sa Qatar, sabi mo, i-transfer kita sa PAL. Nung ngayon na-transfer kita sa PAL, pareho rin na na-cancel. So I understand yung sa Qatar kasi naban yung UAE. Pero ngayon dito sa PAL, hindi ko maunawaan. Tinatanong ko kung bakit, ano ba. Alam nyo guys, tumawag ako sa ano, sa pinagbukan ng amo ko. Sabi niya, tinanong ko kung bakit na-cancel yung flight ko. Sabi niya, ma'am, hindi namin yan masasagot. Sa airplane lang po yan, sa PAL lang po yan masasagot. Bakit kayo tanggap ng pera kung hindi nyo naman pala alam yung dahilan? Dapat, bakit wala po kayong coordination to each other na bakit yung ganitong araw natin siya, yung ganitong araw may lipad, yung ganitong araw wala. So sa ganitong araw, hindi po kayo magtatanggap o kayong magkukuha ng date na may lilipad kasi walang flight sa araw na to. Bakit hindi nyo po magawa yung ganyan, mga ka-charger? Bakit wala po kasing coordination sa isa't isa? Parang ganito rin kami dito, yung wala na nga kaming makuha. Ako nga, sa sarili ko, ako na lang guys. Ako nga wala akong makuhang indemnity. Wala na nga akong makukuhang indemnity. Lagi pa pong cancel yung flight ko. So sobrang yun po yung nagpapaano sa isip ko eh. So yung wala akong makuhang indemnity, okay lang, at least makakauwi na ako. Hayaan mo na yun, o basta uwi na ako. Yun na yung importante sa akin eh. Makakauwi ako. Pero yung ganyan na cancel ng cancel, huwag naman po. Ayusin nyo yung trabaho nyo. Ayusin nyo yung mga trabaho nyo, mga ka-char-char. Pare-pareho rin. Tulungan nyo rin kami makauwi, hindi yung laging cancel. Ayusin nyo po yung trabaho nyo. Alam nyo, nakakainis, nakakaasar, nakakabwisit. Ayan, mga ka-char-char. Yung feeling ko, hindi na ako tinulungan ng Polo na makuha yung indemnity ko. Tumawag po ako sa Polo dito sa, ano, sa Cobar. Tumatawa-tawa lang sila, hindi naman lang sila makipag-usap ng maayos. So yun yung nakakainis, mga ka-char-char. So ayan, thank you so much po sa mga ano, sa mga kagaya kong cancel yung flight. Ayan, tiis-tiis, and pray po tayo. Sana makauwi na tayong lahat, mga ka-char-char. Makauwi tayo, yung mga gustong makauwi na, sana makauwi po tayo. Ayan, maghintay na lang po tayo, mga ka-char-char. Sana makauwi tayo, mag-pray lang po tayo guys. Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Nailabas ko lang po yung sama ng loob ko, mga ka-charger. Kaya ako napapaiyak kasi sobrang sama ng loob ko eh. Yung iniisip mo, excited kang makauwi pero hindi pala. So that's it guys. Thank you so much for watching. God bless you all, and ingat-ingat po kayo lagi. Take care po!